kapitbahay, teka ha. Ah, sakit! Ah! Wala akong makita. Dok! 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 Ang sakit ng ulo ko! Tulong! Dito sa gitna. Dito po. Hindi ko madilat yung mata. Kaya mo inilat? Sige, buksan mo lang. Buksan mo. Ay! Doktor ako. Doktor ka? Kinala kita eh! Ikaw si... Sino? Kilala ako. Doc Zoe! Ay, hindi ako si Doc Zoe. Nga ikaw si Doc Zoe! Hindi, kamukha ayoko ko lang magpagamot sa'yo! Na high blood yung nanay ko dahil sa'yo! Kamukha ko lang yun! Hindi, ikaw yan! Ako si Doc Zoe! Ikaw yan! Ako si Doc Hazel. Hazel ka ba today? Oo. Mga kapitbahay, sigurado ako kilalang kilala niyo ang ating guest for today. Si Doc Zoe Tanyag. O, bawal magalit. Kasi mabait siya today. Lulutuan niya tayo today. Welcome to Lutong Bahay! Thank you so much for having me. Excited na akong magluto and kumain. Ako din. Ako mas excited ako dun sa kumain. So, let's do it! Sa pakikipagtapatan niya kay Doc Annalyn Santos, Mommy! Walang gusto pumatay sa'yo, okay? Kasama ang kanyang mommy na si Moira Tanyag, siguradong pina-high blood, kinainisan, at minahal niyo siya sa top-rating afternoon show na Abot Kamay na Pangarap. Pero dito sa Lutong Bahay, mas kikilalanin pa natin siya. Please welcome, mga kabit-bahay, Hazel Kinauchi! Mga kapitbahay, dahil wala tayong ref na i-raid, i-raid natin ang bag ni Hazel! So, eto na ang bag na nagtawid for 2 years ng Abot Kamay. Kamusta naman ang 2 years na show? Congratulations, by the way. Thank you so much. It was bittersweet. Kasi nga, syempre, ang dami mong relationships na nabuo. Pero at the same time, nung nag-end na, naisip mo na you want to spend time with your family. Sinong pinaka naging close mo sa Abot Kamay? Ang best friend ko doon, si Dr. Enriquez, si Ate Chek. Mm-hmm. Oo, she's like my big sister. Okay lang, ilabas ko yung organizer. Go lang. So, diba? Yeah, 2-year-old organizer. Kailangan ng ano. So, ang naiwan lang dito sa loob ng bag ay ang salamin. Tissue. Ready talaga sa taping, ha? And cellphone na may mga cards sa likod. First love mo, nung bata ka, ano yung gusto mo maging paglaki mo? Flight attendant. Really? Parang lahat ng mga kayalo ko, flight attendant. Because you want to travel, okay. Yung mga ganun. Never mo pinursu? Hindi, never. Kasi even tried? Hindi din. Never. So napunta ka sa showbiz? Because sa mami ko, feeling ko siya talaga frustrated artist. Mami ko din. Pero do you have regrets? No, don't regret it. Kasi wala ako ngayon. Walang Doktora Zoe kung yes. Hindi ka pinush ni mami. Oo, kasi yung isang side. What's this? Alam mo kung ano yan, artista ka eh. Pang hair? Hindi! Help! Garter! Ah, pang lapel! Oo! Girl, saan ka bumili nito? Gusto ko nito! Tapos you insert the lapel dito, here. Tapos yung... Oh my gosh, kailangan ko ito. Saan ka bumili nito? Kinuha ko lang yan. Sana kumuha ka ng pangalawa. Hindi, no, so what are you most grateful for sa Abot Kamay? Siyempre, my role as Zoe. I was given a really good role. Aware ka naman na nakakairita ka, di ba? And talagang nakilala ko as Zoe. Well, you have no choice! Doon ko din napakita siguro yung talents ko. Umalis ka na nga! Hindi ka kailangan dito! Doc talaga. Mayroon nang aaway sa'yo kasi kontrabida ka doon sa show. Wala naman, surprisingly. Wala ka kasi na-experience kasi sabi sa akin, kailangan ko daw silang unahan with a smile. Okay. Yung before pa yung nakasimangat na sila sa smile-an ko na siya sila. Para they don't have a chance na para awayin ako. Totoo. Feeling ko, ikaw ba? Do you feel like pwede ka sa ano? Sa mga inaapay-apay na roles? Mas masaya magsungit. Kasi parang for me, pagka mabait ka, I just find it flat. Parang hindi ko siya mapaglaruan. Pagka masungit ka, may mga levels of ano.
Tsaka feeling ko hindi mo din kasi magawa ng maayos yun sa totoong buhay. Palaban na tayo ngayon eh. Ano na? Go, girl! Oh, lumaban ka na din sa kusina. Yes. Game ka na? Eto na, last but not the least, ang photo na to. Uy! Bakit nandito to? Oo nga, bakit nandito to? Ay, naku, nandito. Magbigay ka ng pangalan ng personality na nakapagparamdam na sa'yo ng inggit. Ay, sige, sasagutin ko. Usap-usapan online. Sabi nila, magpagawa ka daw. Totoo ba o hindi? Ipinasilip sa atin kanina ni Kazel Kinouchi ang kanyang taping essentials. Ngayon naman, handa na siya para magluto ng espesyal na dish para sa atin. Pero teka, merong paparating. Sino ba to? Thank you so much! Mikey! May kilala ka bang doktor dito? Masakit kasi ng puso ko eh. Ay, eto, si Doc Zoe. Di mo ba to kilala? Ay, hello! Doktor po pala kayo? Akala ko po beauty queen. Wow! Hindi po talaga ako totoong doktor. Ay, ano po kayo? Doktor-doktora. Doktor Kwakwak. Bakit? Ano ba yung problema mo? Masakit kasi ng puso ko. Parang hina-heartburn ako. Ay, Kazel, this is Chef Hazel. Kazel! Hi, Doc! Ayan, sasamahan niya tayo sa pagluto today. Akong bahala dyan. Magluluto na tayo! Tara na! Let's go! Magluluto na tayo at this time, kasama na natin ang mommy ni Kazel, si Mommy Marlin. Welcome po sa Lutong Bahay! Ano pong lulutuin natin for today? Steamed lapu-lapu. Healthy tayo. Ano po bang kailangan ng ingredients? So, syempre kailangan natin ng lapu-lapu. Pwede din substitute pampano or basta yung mga fish na hindi masyadong malansa. Sesame oil, light soy sauce, dark soy sauce, oil, sugar, ginger, luya, asin, white pepper, and then spring onion or green onion, cilantro or one soy sa Tagalog, another set of luya. Bakit dalawa yung cut ng luya? So yung isa, ilalagay natin sa loob palaman while steaming para matanggal yung lansa. Oh. And then yung isa as topper. Labas na ng fish. Okay, bago tayo magluto, meron din akong ambag. Anong ambag mo? Sa mga past episodes natin, naturuan ako ni Chef Ilit mag-tanggal ng kaliskis ng isda. Nagigilty ako, nasasaktan ko siya! Grabe yung experience na yun, kasi tilapia, tapos buhay. Kuha ka ng fish, tapos use this end na may mga edge na ganyan. Tapos itataas mo lang muna yung fin niya. Wow! Oh, proud ka ba, Chef? Very pro! Yeah. Pwede ka na talaga mag-asawa. Ganyan lang. Yan. Tapos nilinisin mo siya. Try nyo, tita. Try nyo. Yeah. Na-try nyo na to? Gusto mo try ko sa'yo? Huwag po! Okay lang po ako! Thank you po! Zoe, ikaw ba yan? Oh, parang alam ko na sino peg mo kay Zoe, ha? Ngayon alam nyo na. Alam nyo na. O, di ba? Yung kalahati ng isda ay kuminis na. Ayan! And so, kailangan naka-cut din siya para pag steam, maluluto yung loob. Oh, may ganun pa tayong... May slit! Bago po tayo magluto, pwede po bang ikwento niyo muna sa amin anong meaning sa inyo ng steamed lapu-lapu? We chose this dish kasi yung lola ko, which dapat siya din nandito, she's 99 years old and mahilig siya sa isda. And it's healthy also, yung mga healthy. Mataas ang cholesterol, yan. This is a good alternative na meat. Pero anong secret? Si Lola is 99 years old na, turning 100! Yes, bro, in January. Paano mapahaba ang buhay na? Ako nga, lapu-lapu! Isda talaga! Isda. O, alam niyo na mga kapitbahay, kung gusto niyo humaba ang buhay, bawas tayo sa pork, more fish and veggies. Veggies. Less stress. Less yes, yan talaga yes, number one ingredient in life. Yeah. Kaya Japanese cheese. Honto ni? Yeah, honto yo. Neon ko, dekimasu ka? Dekimasu! Neon no, doko desu ka? Toki desu. Honto? Okani chodai sa'yo. Okani chodai. Pahingin pera. Kailangan yung doko yung pang ano, pang school girl. Malambing. Okani chodai! Ay, ganon! Kung totoong doktor ka, sinong artista ang hindi mo gagamutin?
pag nanghingi ng tulong sa'yo. Welcome back sa Lutong Bahay! Ito na! Uumpisahan na nating lutuin ang steamed lapu-lapu ni Hazel. So, paano ba ang proseso ng pagluto nitong steamed lapu-lapu? Si Mama yung maglalagay ng mga ingredients. So, first, syempre, you have to season it with salt and pepper. Salt and pepper. So, asin. Rub. Mamasalch mo siya, ganun. And then, ilalagay na natin yung ginger sa loob and sa labas para matanggal yung lansa habang sinisteam ito. Yeah. Inside? Yes. Yeah. And then, on top also, before you steam. Yeah. Galing ni Tito, parang expert na expert kayo dyan, ha? Oo, mukhang madalas nag-steam lapu-lapu to si Tito. Hindi naman. Ayan. And then, so now, pwede na rin natin. Sa ilalim, pwede na sa ilalim. Ito, lalagay natin to sa ilalim. Half nung green onion. Tapos yan, ready na to steam. Ganyan lang pa simple. Ang bilis, yes. Tapos sauce na yung prepare natin. Then, we will put. Ala una. Alas dos. Alas tres. Okay. Yan. Tapos iwan natin dyan yung isda. Yes. Mga ilang minute ng taon. Bago natin balikan 10-12 minutes. Ganun lang kabilis. Yes, mabilis lang. Habang hinihintay nating maluto ang lapu-lapu, makipagpintuhan muna tayo kay Kizel. Gusto ko magtanong about Lola. Gano'n kayo ka-close? I grew up with my Lola. Talaga? Kasi nga, yung mommy ko had to go abroad. So, talagang Lola's girl ako. Saan po kayo, tita? Anong bansa kayo nagtrabaho? I live in Japan for 18 years. Tapos, pag ano ka na punta sa US. Doon niyo po ba na-meet ang daddy ni Keza? Yeah. Konto ni? Ganon! Okay lang po kung malaman, ano pong work niyo doon sa Japan? Nag-ano ako ng condo, real estate agent ako, international sales agent ako. Ay, wow! Kanina nga po, off-cam. Doon sa totoo lang, habang po nagpre-prepare kami, binibentahan na ako ni tita ng condo. Napahaba yata ang chikahan namin. Silipin natin kung luto na ang steamed lapu-lapu. Actually, luto na to. Totoo? Oo, totoo. Anong check natin. Game. Abra! Kadabra! Hindi na yung mata. Luto na yan. Doon mo malalaman na luto. Ikaw ba naman, steam kita, hindi ka mamuli ng ganyan. Hindi ko alam. Tapos? So, iaahon na natin sa kahirapan. Ayan. Wow. Ayan, kailangan natin tanggalin itong mga juice na to kasi nandyan lahat ng lansa. And tatanggalin din natin itong mga ginger na ako na gagawin ko. Pati yung nasa loob. Pati yung nasa loob. Tatanggalin na natin yun. Kasi we will replace it with another. A new set of ginger. Parang nagsa-surgery ka ngayon na as a surgeon. Parang nagda-dissect ka na. So ngayon, ipiprepare na natin yung sauce. So, light soy sauce. Okay, yun ang una. And then dark soy sauce. And then a bit of sesame oil. Hindi mo kailangan ilagay lahat. Tapos, pepper. Okay. And then sugar. Okay. Para mag-balance. So yan, kumulo na siya. So pwede na yan. Light kulo lang. Okay na. Bango! Tapos okay na yan. Lagay mo na para pagbuhos natin. Naluto. Ah, okay, maluluto yung ginger. Pati yung green onion. And then one soy or cilantro. Pwede na, may optional lang to. Pwede rin ang kinchay. Lasang so eto na. Alapuna, alas dos, alas tres. Ooh, looks good. Parang hindi pwedeng hindi ikanin ito. Yan! Perfect! Ayan na yun! Tapos na! Yan na yun. Ganun lang kabilis! Oh. Ayan na, kapitbahay, ang ating steamed lapu-lapu! May pa-challenge ako today, mga kapitbahay! Ano yun? Kasi meron tayong mystery ingredient. At Chef Hazel, kailangan mong gamitin yung mystery ingredient na yun at gumawa ka ng dish na ipapartner natin sa steamed
Lapu-lapu. Challenge accepted. Wow, okay. Ito na ang ating mystery ingredient. Are you ready? And our mystery ingredient is... Kangkong! Yes! Kangkong! Ano, may naisip ka ng dish? Alam ko na basic. Oh, sa pagbabalik natin, mga kapitbahay, kaya niyo bang hulaan kung anong iluluto ni Chef Hazel? Very fragile kasi ang tofu. Oo. Madaling madurog. Truth. So, make sure na dahan-dahan lang tayo, huwag tayong gigil sa buhay. Yung oil ang pinapainit natin, hindi po ang mga ulo. Correct! Do you have a message for Lola? I know you're very close. Magpapagaling siya. And I want to thank you, Lola, for being selfless. Doon ko natutunan paano maging selfless. Kanina, sinurpresa na natin si Chef Hazel sa sikretong sangkap na kanyang gagamitin. Ano kayang dish ang inuluto niya gamit ang ating mystery ingredient? So ayun na nga, for today's video, ang gagawin natin ay stir-fried tofu with kangkong. Yes! Kailangan yung pag-pronounce mo ng kangkong, it's kangkong. Kangkong. Yan! Okay. Kangkong. Siyempre, kailangan natin ng tofu. Kailangan din natin siyempre ng itong pinaka-highlight, ang pinaka-bida, ang kangkong, wangba, onion, pepper, cooking oil, sesame oil, oyster sauce, ooh, yan, and light soy sauce. Okay. Optional. Ngayon, kailangan natin itong harina kasi maglalagay tayo dito. Tapos, ito din dito. Kukot natin yung tofu dito sa harina para hindi siya maglasog-lasog later on at mas crispy siya. Di ba may iba-ibang type of tofu? Yung may firm, may soft. Oo, iba-ibang klase yan. So ito yung ginagamit natin is firm to. And then, titimplahan lang natin siya ng konting pepa. Hindi na tayo maglalagay dito ng asin o ng pampaalat kasi mamaya yung sauce niya, may alat yung na. Alat. Oo. Para di madurog. Yes. Ingat na ingat ka. Oh. Very fragile kasi ang tofu. Oo. Madaling madurog. Truth. So, make sure na dahan-dahan lang tayo. Huwag tayong gigil sa buhay. Buhay. Yung oil ang pinapainit natin, hindi po ang mga ulo. Correct. So, habang hindi pa siya ganun kainit, pwede na natin siyang ilaglag. Aalisin natin yung excess flour. Kailangan lang natin ma-achieve yung kayumanggi color niya o yung brown. Tip ko to sa lahat ng nagluluto, lalo na sa mga takot sa mantika, okay? Mm. Kapag halimbawa magpiprito kayo ng kahit anong ipiprito nyo, lalo na kung deep fried, huwag ninyong ibabato. Kung ibabato nyo man, pa ganun, palabas, parang pa ganyan, pa ganun. Huwag nyo yung parang paloob o yung... Kasi papunta minsan, sa inyo. Yung papunta sa inyo. Kasi po pwedeng mag-splash yung mantika, papunta din sa'yo. Wait lang, parang saan ang tabok? Ito ba yung ilalagay natin? Your signature, ano? Oo. Alam mo, lahat ng humawak ng tabok ko, sinuwerte sa love line. Yan, itatubo siya dyan. Oo, yung tabok niya. Okay, sana. So, ayan na, naprito na natin yung ating tofu. So, eto na yung isa nating kawali. Ang ganda naman ito. No? So, maglalagay na tayo ng oil, wangba, at onion. Ngayon, okay. Pag lumabas na yung kaluluwa ng sibuyas, ano na? Ilalagay na natin yung konting-konti light lang. Light soy sauce. Oyster sauce. Eto, kaya tayo maglalagay ng oyster sauce kasi para mas velvety yung ating... The texture. And then, ilalagay na natin tong kangkong. Kangkong. Uh-huh. Ganyan lang siya, mami. Ganyan lang kasimple yan. Tapos yan, lalagyan na natin yung tofu. Pero bago tayo natapos, nilagyan na natin siya, dear, ng sesame oil. Okay. Ito yung pinaka grand touch. Finale niya. And pepper. Oo. Itong dalawa na to. So ito okay na to. Maganda na medyo crunchy-crunchy pa din ng konti yung ating kangkong. So ito na ang ating stir-fried tofu with kangkong. Yay! Ano, tikman na natin? Halika na, kain na natin. Kain na natin, huwagin mo na si tita, kain na tayo. Nagpa-ready na ako doon sa garden namin. O, tara. O, halika na. Bahay mo pala. Oo, akin to. Okay, mga kapitbahay, tiki man time na. Ito na yung pinaka-exciting part. Go ahead. Bagay to sa kanin. Oo, kanin. Pero i-partner na lang natin sa gulay para...
Kunyari, diet tayo. Kain po! Kain! Kita day kimas! Kamusta po, Mommy? Kangkong corn oyster sauce. Para sa mga kapitbahay muna natin, may pa-premyo tayo. Mm. It's time for nagtatagong tanong! Ayan na! Nasaan niya nagtatago? Dalawa lang naman yung plato. Fili ko isa lang dyan. Nagtatago dyan. Nakukuha alam ko na kung nasaan. I-check mo nga dyan. Nandito sa ilalim ng isda. Isda! Wow. Ah, wala ba? Wala. Ito oh! Ayaw pala. Sabi sa inyo, nasa ilalim lang eh. Ito na ang ating nagtatagong tanong. This is about you. At kapag nasagot, ng mga kapitbahay natin ang nagtatagong tanong, mananalo sila ng 5,000 pesos! Guys, nalingan ninyo! Yes! 5,000 yan! Ang ating nagtatagong tanong ay, ano ang trabaho ng Mommy ni Kaisel sa Japan? Oh, kinuwento yan ni Mommy habang nagluluto tayo kanina. So, kung gusto nyo manalo ng 5,000 pesos, pumunta lang po kayo sa Facebook page ng Lutong Bahay Recipes of Success. Nandiyan na ang ating mechanics, so good luck! Since mas matagal po kayo sa Japan, do you think na-affect yung relationship nyo as mother and daughter ni Kaisel? Na yung closeness nyo bilang mag-ina at lola po ang nag-alaga sa kanya? Hindi naman. Umuwi naman ako. Umuwi ako twice a year. How about from your point of view? Aminin. Siyempre, I would like to think na mas, mas magiging close kami. Did you ever talk about it before? Hindi naman. Kung nasan man akong situation, I accept it. Hindi ako masyadong ask ng question. Hindi ka mareklamo. Hindi ka ganon. How about with your dad? Inana po ba siya ever? Do you have a relationship with him? No, I haven't met him. I have no idea how he looks like. I think, tinanong ko yun kay mama one time. Sabi niya, alam, alam, ganun lang. Kasi hindi na ako nag-dead ma. So, hindi na ako nagtanong ulit. Na-feel naman ng yung love na yun ng may lola. Pero so, now, how do you feel about your work? I love acting. I'm very passionate about acting. So, yun, I decided to become more serious about it. Ito, nung lumipit ako sa GMA. Gagawin ko yun! Because I care for you! I love you! Kasi parang akong nagkaroon ng quarter life crisis. Naisip ko na parang, what do I really wanna do? Okay, I've been doing this for a long time na. So I started when I was 17, 18. Mayroon tayong pakulo. Dahil ikaw nga ay sumikat as Dr. Zoe. Mayroon akong first aid kit! Ay! Yan. First aid kit na may mga ganyan, may mga pa-tape, may mga gauze. Pero meron ding mga pictures sa loob na kailangan mong i-explain ang kwento. For the first photo, what's this? This is a Japanese flag. Yes. Yan. Japanese flag. Kasi I'm half Japanese. You are half Japanese. I think we have to tell yung mga kapitbahay natin yung tamang pronunciation ng last name mo. Turo na natin sa kanila. It's Kinouchi. Kinouchi. Sounds ang haba pa ng pangalan ko. Bakit parang sumabay yung pangalan ko? Parang tumitingin sa'yo, tita. Parang may hugot. Yamayama yung name ko, Kaisel Ilerike and V. Kinouchi. Next photo naman is this. Ah! May lola! Yan si lola! Oh my gosh, alam niyo ako nandito siya. Sobrang matutuwa kayo sa akin. Sobrang Hi, Lola Pasing! I hope you're feeling well habang pinapanood nyo kami ngayon. At sana umabot sa inyo tong fish. Kasi ang apon nyo ang nagluto niyan. Do you have a message for Lola? I know you're very close. Magpapagaling siya. And I want to thank you, Lola, for being selfless. Doon ko natutunan paano maging selfless. So, nung time na ako naman yung kaya ko na alagaan siya, I'm just giving it back to him. Magpapagaling ka and nakahaba pa yung buhay mo, Lola. More than 100 years old. 110 and 20. Ano yung, sa tingin mo, biggest achievement mo? Yung thing na pinaka-proud ka?
Ngayon, my biggest achievement siguro is yung, eto, pursuing my career. Kasi before, hindi talaga ako seryoso sa pag-aartista. But when I started putting love in my work, yun, it gave love back. Magbigay ka ng pangalan ng personality na nakapagparamdam na sa'yo ng inggit. Magbigay ng isang pangalan ng nakatrabaho mong na medyo nagka-attraction ka or you found them, you know, attractive. Medyo na-attach ka during the project. Attach talaga? Oh. Eto na, last but not the least, ang photo na to. Uy! Bakit nandito to? Oo nga, bakit nandito to? Ay, ano po, nandito? Hindi, I think kasi last year, na dikit yung name ko sa kanya. Parang, nakita kami together. Sa breakup? Sa breakup, yes. It was Halloween, and magkaka-village kami. So, we had common friends. Actually, hindi nga kami friends ni Char. So, sakto, naka, nandun lang siya, same street. Tapos, may picturean kami. May picture ako, kumukuha sa isang bahay, tapos siya nandun din sa kabilang bahay. So, ganun yun. Yun lang yun, tapos lumaki. Oo. Naging issue. Kasi nga, may ano, diba, issue. So, may ano lang, naghahanap yung mga tao ng Nagsisihit. Dahil papunta na din naman tayo sa mga harder questions. But I... Oh my gosh! You're handling it well, ah. Ang galing sumagot, galing sumagot mo, pang beauty queen. Kahit medyo magaling sumagot si Kazel, isasaba ka na natin sa... Kitchen Therapy! Kinakabahan na ako. Simple lang to. Itong mga test tube sa harap natin, pipili ka ng isa. Tapos kung ano man yung pipiliin mo, magbabato kasi ako ng question. Isa lang muna, bawat test tube na pipiliin mo. Tapos, kapag sinagot mo yung question, ako yung kailangan tumikim nung pipiliin mo. Pag hindi mo sasagutin, ikaw. Ay, okay, sige. Pili ka na lang para sa first question natin. Sabi mo, hindi ka kumakain ng ketchup, di ba? Okay. Ketchup siguro to. Oh my God. Okay, hihirapan ko. O, sige na nga, ito na For the first question, si Doktora Zoe ay laging naiinggit sa karakter ni Annalyn. Di ba? Yes. Magbigay ka ng pangalan ng personality na nakapagparamdam na sa'yo ng inggit. Siguro kay, ano, sige, sasabihin ko si kay Jillian Ward. As Annalyn. Oh. Inggit in a way na she is really raised well. Sobrang bait na bata kasi yun eh. Oh. Parang walang mean bone talaga sa katawan niya. Para talaga siyang angel. Tikman natin. Ano to? Feeling ko juice lang. Matamis yung amoy niya. Ay. Matamis. Energy drink! Oh, lali. Pero ang hirap ng question mo sa akin. Inubos! You know? Okay, next na tayo. Pili ka na. Pwede ako hindi mag... Okay, try natin yan. Magbigay ng isang pangalan ng nakatrabaho mong aktor or kahit sinong personality na medyo nagka-attraction ka or you found them, you know, attractive. Medyo na-attach ka during the attach project. Attach talaga? Oo. Siguro yung bata pa ako, yung first show ko, Enrique Hill. Oh, talaga! Guwapo ni Enrique. Pati yung skin niya, mas talo pa yung mga babae. Kasi wala naman talaga ako. So, masasabi mong naging crush mo si Enrique? Yes! Huh? Oo, naging crush ko siya. Pero like, not crush, siguro parang, ay, ang guwapo nito. Ganun lang. Okay. Okay! Never mo sinabi sa kanya? Hindi. Kasi hindi mo ako seryoso eh. Guwapo lang siya, just find him. Eh, paano kung ano, nag-make ng move sa'yo? Eh, may girlfriend siya noon. Paano kung wala? Tapos nag-make ng move sa'yo? Ako naman ang may boyfriend noon. Ah. So, hindi. Kaya ganun, parang siguro kaya hindi ako masyadong nangyayon. Ang hirap pigain dito. Laging may sagot. Nakakainis. Okay na, sige na. Shucks! Dapat pala hindi ko na lang sinagot yun. Parang lahat ng mga may hirap. May spirit to. Okay, next! Pili ka na ng next. Ginay, tuloy mo na yung gusto mo. Nyari ka pa eh. Ay, di iiwan natin yung hindi pinakamasarap for you. Ah, hindi. O sige, ihuhuli ko din yung pinakamahirap.
Kung totoong doktor ka, sinong artista ang hindi mo gagamutin pag nanghingi ng tulong sa'yo? Hindi naman ako ganun. Kung doktor ako, gagamutin ko pa rin. Lusot ka dun, ha? Masarap. Masarap? Uwe, what is it? Parang juice, grape, cranberry. Oh. Nakaka-doubt. Feeling ko hot sauce yan. Feeling ko lang. Okay, mahilig naman ako sa maanghang. Mahilig ka ba sa maanghang? Okay, hihirapan ko. Ito na! Last but not the least! Usap-usapan online. Sabi nila, nagpagkawa ka daw. Totoo ba o hindi? Yes. Yes, nagpagawa ko ng alar. It's called alar trimming. Ano yung alar? Sinasabi kasi nila na fake daw yung nose ko dito. Oh. But it's not. The trim, you just make it manipis. So you cut the sides of the nose. Oh. So kaya pag sinasabi na, oh, ano daw to, it's not. This is real. Hindi siya super fake. Okay, kumbaga okay. May matangos na ilong ko before. Parang adjustment lang. Yes. Kasi yung mga iba sinasabi, accept who you are. I mean, okay, di wag kang magpaganda, wag kang magsuklay ng buhok more, wag kang mag-ano, diba? Okay, okay. I am really impressed, I have to say. I love, like, today na nakilala kita, it's my first time we meet, spending time with you ng ganito katagal. Pero sa short time na magkausap tayo, I'm really impressed with how you bring yourself. Yung... Thank you. Sorry na! Pero ako hindi prepared dito. At susto, no? Oh my gosh, I'm so sorry. I try to avoid the ketchup. Okay. Ilaban na natin to. Mas tatanggapin ko yung hot sauce kesa ketchup, so thank you. Mga kapitbahay, sana nag-enjoy kayo sa ating kainan today! Yes. Kung gusto nyong subukan yung mga recipe na sinaya namin sa inyo, yung steamed lapu-lapu at yung... Stir-fried tofu with kangkong. Yan! Picturean nyo po at tapos itag nyo kami sa Lutong Bahay Recipes of Success. Mga kapitbahay, subukan nyo yung mga recipe na yan dahil mas masarap umuwi kapag may... Lutong Bahay! See you soon! See you! Thank you so Tara. Much! Uwi na tayo! Ano to? Saka galing? Ang help po kong pinababa galing langit para pumunta sa inyo at bantayan kayo. Eh bakit mo ako babantayan? Hindi ko kailangan ng bantay, ano? Actually, hingi na lang po ako ng tips sa inyo kasi sabi po nila, dahil bagong anghel lang ako, dapat maghingi ako ng training sa original Kerubin. Ang luma, ah. Hindi na kayo nakamove. Hindi ko na nakamove on. Ang tagal na noon. That was 39 years ago. Kung gabi, nag-mat pa kayo. Gamit sa bag na nahihiya po kayong ipakita. Nako. Nakakahiya. Ikaw na mag-ano. Gusto ko lang ipakilala sa iyo yung alaga ko si Kuracha. Bakit kayo may ganyan? Sa mga anak niyo po, wala po bang gustong mag-artista? Walang may gustong mag-artista dito at kung meron man, hindi ako papayag. Ay, bakit ate? Paano niyo nalamang adopted kayo? Magpangalan ng artista sa tingin niyong plastic. Plastic? Mm-mm.